Sa napakalawak na karagatan ng Oriental Mindoro ay may yamang nakakubli at napabayaan. Isang isla na tila ba na sayang. Muli kong binalikan at pinasok ang mismong kaloob-looban ng nasabing isla na di umano'y pag-aari ni Willie Revillame. At samahan niyo din akong tuklasin ang isang bato na nanggaling sa pinakakaila-ilaliman ng karagatan na tila ba'y lumitaw milyon-milyong taon na ang nakakaraan. At may kwento di umano na ito daw ay ang kaharian ng mga sirena. At ang buong paligid ay pinamamahayan ng mga pating. So mga kamaster, confirm po na talagang hanggang ngayon, hindi pala totaling business partner itong si Willie. At kanya pala talaga itong isla na ito. What's up guys? Welcome to my YouTube channel. Ito na naman si Master G. Ngayon babalikan po natin yung nag-trending na video. O nandito po tayo sa Barangay Milagrosa. O, shout out. Ngayon pupuntahan na natin yung isa sa nag-trending natin na video dahil meron doon na hindi natin naakyat yung natapos. Pero bukod diyan, meron pang isang pupuntahan tayo na sinasabi nila na ano na medyo delikado. Oo, tinawag din itong isla ng mga pating o Shark Island. Syempre tinagalog lang natin, 'di ba? So yung panahon ngayon medyo maambon at kabaligtaran naman, hindi naman daw maalon ngayon kaya pupuntahan natin. At bukod dyan, yung sinasabi nila na pulong bato na kaya ko naman nasabing delikado, ayon doon sa kwento na ikwento sa akin ng mama ni Ate Annalyn dito po sa Milagrosa, shout out sa inyo dyan, may namatay. Oo, may namatay po doon kaya medyo delikado. Doon ko na po ikikwento sa inyo pag nandun na tayo para po mas extreme yung kwento. Siyempre, ito po ah, base po sa kwento dito, nangyari po talaga. Kaya medyo delikadong puntahan yun. Pero pupuntahan natin para po sa inyo. Kaya sana kung bago ka lang sa channel natin, ay huwag mong kalimutang mag-like, share, subscribe para po ma-update ka sa lahat ng mga video natin. So ang gagamitin nating bangka, yun. At kalmado naman ang ano, kahit may low pressure, ipupuntahan natin yan. Sir, yung pupuntahan natin na pulong bato, pinaniniwalaan na pinamamahayan doon ng mga sirena. Oo. Shout out yung mga naniniwala sa sirena. Oo. Tsaka yung mga mukhang sirena, tsaka mukhang shokoy. Shout out po sa inyo. Hindi ko po nila lahat, pero... So ito guys, paalis na kami. Mga ano kuya yon, ilang minuto yung ano natin biyahe? Hanggang doon sa pulong bato. Lapit lang yan, dyan galing sa likod ng aslong yan, aslong bato. Ah, okay. Yung una nating magalan. Ah, sige po. Tapos, kung dito tayo ng target. Music licensing reimagined. Para mas sigat. Pero pag isa to, hindi sa kayo.
Lubos akong humanga sa sobrang ganda nito, na ito raw ay pambihira lamang o bihirang makita na lumilitaw, at minsan daw o madalas ito ay nasa ilalim ng karagatan. Ito ay matatagpuan sa gitna sa pagitan ng Aslum Island, at pinaniniwala ang ito ay ang mga kaharian ng mga sirena. Di umano, ito din daw ay napalilibutan ng mga sinasabing pating na putol ang buntot. Alam mo yung parang nanggaling siya sa ilalim ng dagat, na parang nung unang-unang panahon pa na ano, kumbaga natira lang. Tapos sir, diba ito yung tinatawag din nila dito sa part na to na ano, yung isla ng mga pating. Yung may nakita rin na putol na ano. Oh, dito. Alam ko dito yung sir, may mga corals, so ingat lang tayo sa ano, yung mga corals. So ito na guys, ang ganda po. Ba't hindi ito ano yun ng turismo? I-promote. So ito yung mga master, nandito na tayo. Yan. May mga kakaibang corals. Tapos meron pa dun sa kabila. Ayan, sa ilalim. Napakalinaw. Tapos parang ano eh oh. Kakaiba yung rock formation niya. As in para siyang buhay na bato. Hindi lang siya yung tipong sa dagat lang na bato. Parang nanggaling talaga siya sa ilalim ng ano, ng dagat, mga master. Grabe. So mga master, naiwan natin yung ano, yung drone, pasensya na kayo. Pero magsi-share na lang ako sa inyo ng mga ilang mga pictures dito. Pero ayan, makikita niyo ang ganda-ganda na parang misto lang ano. Kakaiba talaga, parang lalo dito sa park na ito. Ito. So kung titignan mo siya, para siyang bahay na meron ditong pinakaitaas, tapos dito sa gilid. Yun nga yung paniniwala ng iba, na naninirahan daw dito yung mga sirena. Oo. Kumbaga ito yung pinaka kanilang tambayan, yung sinasabi nila. At ako naman, sa tingin ko, guys, matagal ng panahon, milyong taon na ang nakakaraan nang nabuo itong mga to. Nasa ilalim to. For sure nasa ilalim ito ng dagat na lumitaw na lang. Dahil nga nung sa tagal din ng panahon, kasi kakaiba yung mga ano dito eh. Ano yung buhangin, puti mo? Puti din, no? Medyo puti. Kakaiba yung mga corals. Sayang lang wala tayong drone, pero it's okay. At least napuntahan natin. Tapos mga master, itong tinatawag nila na pulong bato ay may kwento. Mga master, nandito po tayo ngayon sa pulong bato dito po sa Oriental Mindoro. Binalikan po natin ang Mindoro para po pasyalan pa ang mga yaman na nakatago dito. Meron dito isang pating, ang kwento nga nila na ang tawag dito, intirap ako dito sa Alimasag. Nakakain ba yan? Ang ganyan? Kain mo din. Yung tinawag na karas-karas. Karas-karas. Malaman naman yan. Masarap yung sasabawan, no? So, ito matawag din itong isla din ng mga pating dito sa sa labas. Dahil nga itong nasa labas na yan, mga master, ay may nakikita nga daw dyan na putol na buntot ng naglalangoy lang ito ng pating. Sabi nila. Ito ang gara, para talaga siyang ano. Sa mga kababayan po natin dyan sa Negros, hindi makamupon sa Negros, dito po sa Occidental, Oriental Mindoro at saka Occidental, ay kung gusto nyo pong pumunta rito, masilayan nyo po itong ganda na ito, ay maaaring magtungo po kayo sa Barangay Milagrosa. Oo, punta kayo. Tapos hanapin nyo lang po doon si si Ate Annalyn.
siya po yung magtuturo sa inyo papunta rito at aarkilahin, mag-aarkila kayo ng mga bangka. Katulad nito, nag-aarkila tayo ng bangka para marating nyo to. Napakaganda, worth it talaga mga master, na pang Instagram, kung saan-saan. At sige, punta na tayo ngayon sa next target natin, yung Target Island. Tinatawag po nila na pulong bato. So para siyang talagang as in pulo talaga siya, na nasa gitna po ng karagatan. Na meron yung nagsasabi, yung ilan, na nandito rin daw yung mismong sa paligid nito. Tinatawag din na Shark Island, di ba? O isla ng mga pating. Pero wala naman napatunayan na may mga pating talaga dito. Ang ano lang natin is tapos dyan sa may park na yan, katulad nito, merong ganitong bangka na inanod daw doon sa bandaron. Oo. Yung sinasabi nila na park na delikado rito kasi nagkakaroon ng biglang alon dyan sa pinakagitna. And then dito sa dalawang nakaharang na bato na ito, syempre pag bumugso yung hangin pa ganun, pumapasok dito sa gitna yung pinakahangin. So normal na nagkakaroon ng ganung current na sinasabi nila. Ngayon, katulad nito, mayroon raw ganitong bangka na naka-park doon. Tapos, ang nangyayari, hinabol ng bangkero. Ngayon, hindi niya na maabutan. So, naghintay yung asawa niya rito at nakita na lang na tinatanga yung bangka. Sinundan nitong bangkero. So, ang nangyayari, mga master, sa kasamaang palad, wala na po na matay po dito yung mismong bangkero na sinasabi nila. Dahil, sa panghihinayang dun sa bangka na aanuri ng alon dun, ay dito na po na ano, dito na namatay. Nakakalungkot nun. Yung mga magagandang rock formation dito na mataas, at dito sa kabilang panig na to, meron daw dyan lagoon. Sisilipin natin, puntahan natin saglit. Bato-bato. Maganda nyan, no? Pero dito may mga kalat na sa inanod dyan sa dagat. So nandito yung lagoon, puntahan natin. Ayun, ay oo nga, meron nga. Ayun, may hagdan pa rin pala dito. Oo. Ay, ito na pala mismo yung pinanggalingan natin nung nakaraan. Hindi pala ito yung nandun pala sa kabila yung lagoon. So dito tayo galing nung nakaraan mga master. Mula doon sa yung inakyat po natin na yun, oh. Yan yung ano na yan. Mga hagdan. Papunta doon sa abandonadong mga bahay doon na nag-aaringan dati ni ano, Billy. Master, ang nakikita kong dahilan kung bakit hindi na rin masyadong na i-renovate o naayos itong isla na ito, sa lakas din ng alon. Iba po yung alon dito. Kita nyo ngayon kahit tag-araw, may alon pa rin dito. Parang ganda ng buhangin, yun. Kasi kulay na damit. Worth it pang Instagram, eh. So, yung mga naglalakihang bato dito, tapos dito tayo dumaong noong time na yun. Ay, ayan, diba?
maganda sana itong isla, pero nasayang lang. Ngayon puntahan natin yung mga bahay na malapit doon. Kausapin natin yung nagbabantay. Alam ko papayag naman yun. Ang ganda rito guys. Ito mga master, milyon ang nagastos dito pero parang wala ding nangyari. Meron pala dito mga magagandang mga rock formation, no? Parang nakikita ko sa Palawan. Yan. Sayang, ito yung hindi na tayo nakapagpalipat kasi nga wala yung drone natin. Pero papakita ko siya sa inyo yung una nating shots na nakuha na natin sa part po na ito. Ito yung lagoon. Kaya pala parang malagkit yung paa ko. Nakaapak ako ng ano ng kambing. Ito na nga. Oo nga guys, ang ganda. Nasa gitna siya ng isla itong pinakalagoon. Ba't hindi na naasikaso ito? Ano? Misturang desierto. Na walang ano. Nasa ganda. Ito. Ganda. Parang New Zealand. Charot. Ayan o. May lagoon sa gitna, may bakawan. Malalim to guys. Hindi natin ito basta-basta mga ano. So parang malambot yung lupa. Parang kumunoy. Charot. Biruin mo mga master, nilalakad ko ngayong mag-isa ang buong isla na ito na inabando na, na di umano pagmamay-ari ni Willie Revillame. Mga konkreto dito, naganda sira-sira na lang. Parang bago pa eh, oh. Yun nga, ayun nga sa ano, may mga kwentong kababalaghan na naririnig sila. Dito mismo sa pinaka-isla na ito. Sa abandonadong bahay na to. Sa tuwing dumadaan doon yung mga bangker. Ewan ko lang ha, yun ang sinasabi nila. So ito na puntahan na natin. At eto na, pupuntahan na po natin yung abandonadong bahay. Sa mga nabitin, papasukin na natin siya. Ito na mga master, ito po yung nag-million views sa atin, 1.5 yata, 3 months ago or 2 months. Ilalagay ko na lang dyan yung link ng part 1. Pero ito, mapapansin nyo na parang sinunog yung mga damo dito. Masin na ba? Ay! Ang ganda pa na yung bukangin dito. Kaya lang, wala nga yung nagbabantay. Nasaan kaya? Tapos isang araw sa problema dito mga master, kaya hindi na rin doon napagpatuloy. Dahil umano, sa 'di ba binigyo nga ito ng bagyong Ursula. So ngayon kaya hindi na siya napagpatuloy dahil nga raw dun sa pinaka kakulangan din sa mag-aasikaso. Tsaka parang hindi na pinaglaanan ng budget dahil nga parang useless. Tapos may makikita kayo dito ng mga bato diyan. So ito.
Ang ganda, masayang lang, no? Ikaw ba, kung mayamang ka, bibili mo to? Sa tingin mo, worth it pag ano ka ng pera? Pag-investan? Sabi nga nila, meron pala itong mga swimming pool sa taas. Check na natin. Oops, tika lang, bawal umakyat. Eh kung gusto ko, charot. Saan tayo dadaan dyan? Ah, dito. So, try natin. Medyo delikado lang. Pag may nagbabantay, sayang, no? Ito yung unang tingnan natin. Ang pinagtayuan, nasa ibabo siya ng malaking bato. Lakas guys. Ay, oo nga. Parang hindi na siya worth it ayusin. Kasi maraming aayusin, parang naging zero. Pagpasok ko sa pinakataas ay parang hindi ko maintindihan ng aking naramdaman na nagtayuan din ang aking mga balahibo. Ayon sa kanilang kwento, sa pinakailalim ng bahay na yan, dyan sila madalas na nakakarinig o nakakakita rin ng mga naglalakad na nakaputi dito sa pinakaibabaw na ito. Ito sa harap eh. Nasaan yung nagbabantay? May nagluluto. Ayan. Masayang, no? Huwag tayo magtagal guys. Baka magalit yung ano pag naabutan tayo. Nahirap na baka pagkaman ba tayo magnanakaw. Balik na tayo. Andre, nandito na rin tayo. Huwag na ating palampasin yung taas. Ang taas pala. Ang daming kwarto sa taas. Tapos pag nandito ka, napakaganda ng view. Bakit nasayang to ng ganito, ano? Tara na. Yan ang karapatan. Baba na tayo, guys. Sayang.
panghinayang talaga. Talagang kalikasan. Ayon din sa kanilang mga sabi-sabi, pinamahayan din daw ito ng mga sinasabi nilang manggagalaw. Yung mga manggagalaw na yun ay sikat dito sa Mindoro na kahit ikaw ay nasa malayo, kaya ka nilang galawin o patumbahin. Ganun pa man ay lubos na mas nanaig sa akin ang panghihinayang sa islang ito na hindi talaga napakinabangan. Sa iyong palagay, ano kaya ang kahihinatnan nito? Sa pagpapatuloy at katapusan ng ating video ay hangad ko ang inyong suporta sa pamamagitan ng pag-like o pag-share. At maaari ka ding mag-comment ng mga iba pa nating pwedeng puntahan. Huwag mo ding kalimutang i-hit ang bell button para lahat po ng ating bagong video o luma ay ma-update kayo. So mga ka-master, confirm po na talagang hanggang ngayon hindi pala totaling business partner itong si Willie. At kanya pala talaga itong isla na ito na tinatawag na Target Island. Dahil kasama itong Target no sir, no? O iba pa to? Ito, naman to. Kasama to sa Target, itong buong ano na to. O mga master, kasi nga dati ang sabi nila in-check daw ang may-ari at ka-partner daw si Willie Rebellion. Hindi po totoo yun. Dahil yun, na-confirm na nga natin dito na mismong si Willie Rebellion pa rin ang nagmamay-ari ngayon nito. At yun nga, sabi nga ni ate, nagpunta raw dito nung nakaraan yung mama ni ate Annalyn, nagpunta raw dito yung si Willie Rebellion for 4 years ago or 4 months ago, mga master. So talagang kanya nga ito. Siguro hindi na maasikaso sa Wawawi. Charot. Comment below mga master, sa tingin nyo, bakit kaya ito hindi na naasikaso or hindi na napaglaan ng pansin ni Willie Rebellion? Kasi talagang sayang, ang dami pong nangihinay. Sa aking paggala sa mga ganitong klaseng isla ay hindi talaga maiiwasan ang panghihinayan. Kahit sa inyong mga manonood na talagang marami pa dapat na tayo madiskubre, pero ang ating mga nadiskubre ay parang mistulang na sayang. Balik tayo dito sa sinasabi nilang aslom. Oo. Kaya lang sa kasamaang palat yung sandbar hindi na natin naabutan. Oo, dumaan muna tayo dito. Yung naabutan na natin, dati mahaba ito hanggang dun. Oo. So papakita ko lang sa inyo saglit guys yung mga natira. Kasi dito medyo delikado ro pag dito ka medyo malakas ang... So silipin nyo na lang mga master yung ating drone shot dyan. Na nung nakaraan pa natin na ipakita sa inyo.